Hello everyone, my name is Teacher Michael and I am back with another video. So kung first time mo dito sa aking YouTube channel, please consider subscribing. Ayan, so ang pag-uusapan natin for today is itong ating module for homeroom guidance. Ayan, so hindi ko alam kung pare-pareho ang content or isa lang ang gumawa ng module na to sa entire Philippines, or itong module na to is for Calabarzon lang, for Cavite Province, hindi po ako sure. Ayan, so ito nga po yung module ng Homeroom Guidance Quarter 1, Module 1. Itong Module 1 na to is good for Week 1 and Week 2. Ayan, so ang title nito is I Am Responsible. So ano nga ba ang nilalaman ng homeroom guidance na binigay sa amin? Ayan, so itong homeroom guidance na to is now part of our class program. So ang nilalaman nito is sa third page ay meron yung gabay sa magulang o tagapangalaga. So dapat babasahin ito ng magulang. Dito sa fourth page, basahin natin, ang nilalaman nito is introductory message for the learner. So para ito sa bata. Sabi dito, in this module, you will be guided in identifying your likes and dislikes, talents and interests, as well as your basic right as a child. As you go through the different activities, you will realize that as you grow older, you will learn simple tasks at home and in school, which will make you a more responsible and obedient child. Ayan, so ang matututunan ng bata dito is yung mga responsibilidad niya sa bahay at sa paaralan. Ayan. So, ang module na to ay merong 6 interactive activities. Yun yung, number 1, it's let's try this. So, yung let's try this na activity is, sabi dito, which will help you get ready to learn. So, ibig sabihin yung let's try this is a motivation. Ayan, so para magkaroon ng interest yung bata sa pagsagot dito sa module na ito. So, para siyang motivation, para mag-boost yung interest ng bata. Ayan. And then, pangalawang part is yung let's explore this. This will guide you towards what you need to learn. So, ibig sabihin, kapag in-accomplish mo yung part na to ng activity, ay magkakaroon ka na ng idea kung ano nga ba ang magiging laman, magiging content, or kung ano yung magiging, kung ano yung matututunan mo dito sa module na to. Ayan. And then, keep in mind, yung next ay, which will give you the lessons that you need to learn and understand. So parang ito na yung pinaka main part ng module kung saan matututo na yung bata kung ano nga ba yung mga responsibilidad niya, yung kanyang mga rights, ganon. Ayan. Next is you can do it, which will help you apply the lessons learned in daily activities. So para na siyang application na po yun. And then next is what I have learned, which will test and evaluate your learnings. Ayan. So, evaluation part na po yun, yung what I have learned. Kung may natutunan nga ba yung bata dito sa module na ito. And then, yung last H is share your thoughts and feelings, which will help you express your thoughts, opinions, and feelings. Parang reflection part na po ito sa aking pagkakaintindi. Ayan, so yung module 1 na ito ay ang title niya is I Am Responsible. So ibig sabihin, pag-uusapan dito yung mga rights, responsibilities ng bata sa bahay at sa school. Ayan, so meron siyang mga learning objectives. And then I repeat, itong module na ito is good for week 1 and week 2. And then, ilang minutes po ba yun? 120 minutes. And then, nakalagay din dito kung ano yung mga materials na kailangan mo since may mga activities po dito sa module na to. So, ang mga materials needed ay clean sheet of paper. So, kahit mga band paper, newspaper, or any similar resources around your place. Or kahit mga brochures, ganun. Kasi yung mga bata, magkakat sila ng mga pictures. Tapos, crayons, pencils, glue, and paste, and of course, scissors. Ayan. So, yun yung mga kailangan. Okay, so, andito na yung mga activities. So, let's try this na activity na first part
ay good for 30 minutes. So, ang gagawin ng bata dito ay kailangan niyang maghanap ng newspaper or mga pictures, tapos ikakat niya yon kung ano nga ba yung mga household tasks during the community quarantine. So, kung ano yung mga responsibilidad or household chores or household tasks na ginawa ng bata during quarantine o maaaring gawin ng bata during quarantine. It can also be anything that cut out at least 3 pictures from your materials. Paste this on a clean sheet of paper. So, gugupit sila ng mga maaari nilang ginawa during quarantine na household task. Ididikit nila yon sa papel. And then, if no available resources, pwedeng mag-drawing yung bata. Ayan. Tapos, meron din mga processing questions dito. Ayan, may mga processing questions siya na kailangan sagutan ng bata. Okay. And then, yung next part is, let's explore this. Ayan. So, that is also good for 30 minutes. So, ang gagawin ng bata ay talk to any of your family members about at least 3 rights and 3 responsibilities of a child. Write it down on a clean sheet of paper. Then, answer the following questions. So, ang gagawin ng bata, kakausapin yung kanyang magulang. Tapos, tatanungin ng bata kung ano yung kanyang mga responsibilidad at mga karapatan. Tapos, isusulat yun sa papel. After nun, kailangan nilang sagutan yung processing questions. Ayan, palaging meron processing questions. Tapos, next activity is yung keep in mind. Yung keep in mind is, talk to your household member about your rights and responsibilities that you need to understand. Try to do the task listed below if you are enjoying the rights of a child. Ayan. So, parang continuation siya nung let's explore this na pag-uusapan nila yung rights and responsibilities of a child. Ayan. Tapos, ang gagawin doon, if sasabihin ng bata, kung try to do the task listed below, think if you are enjoying the rights of a child. Yon. Tapos dito, di ba sabi ko dito, parang lesson proper na siya. Parang ito na yung pinaka main part ng module. So dito, identify mo, so meron ng mga, may mga identify ng mga words or mga phrases para mas maintindihan yung module or yung lesson. So una is responsibilities. Ano nga ba yung responsibilities? Are the given tasks that you need to do. Yun yung responsibilities mo. So like for example, sinabihan ka ng nanay mo na magwalis. Yan, so that is your responsibilities. Kasi usually sa bahay, di ba parang may toka-toka yan. O ikaw panganay, ikaw maghugas ng pinggan. Ikaw ate, ikaw ang magluluto. Ikaw bunso, ikaw ang magwawalis. Ayan, so that is responsibilities. Tapos next is household chores are tasks at home, could be assigned or initiated. So parang same lang din siya. Next is right of a child are the things that a child should enjoy as stated in the law. Ayan, so right to be born, right to have a name, right to study, yung mga karapatan ng bata. Next is social change, is a change in your ability to relate with others. Ito na yung sa pakikipagkapwa-tao, social change. Ayan, so may pagbabago. So like for example, is learning what is right and wrong, tapos enjoying being with friends and improving communication with families. Ayan, yun yung social change. Yung physical change naman is a change in your body. Ayan, so alam niyo na po yun, yung physical change. So based on this module, so ito yung ating mga responsibilities ng child. Wipes the table, sets the table, water the plants, takes a bath. So yung mga responsibilities niya or mga household chores na maaaring sinabi ng magulang or nagkusa yung bata na gawin yung household chores na yon. At so naman yung rights of a child, gaya na sinabi ko kanina, right to be born, right to have a name, to have a family, tapos physical change, yun nga, growth of hair, presence of permanent teeth, gain weight, so yung mga physical change. Okay. Tapos next activity is you can do it. Dun sa you can do it, that is good for 10 minutes. Ang gagawin ng bata
Copy the activity on a sheet of paper. Inside the shape, draw something that represents the statement below. Using your blue crayon, color the whole shape with blue if it is a right, and use green crayons if it is responsibility. Then answer orally the questions below. Ayan. So may mga shapes dito. Ayan, kung nakikita nyo. Tapos sa baba ng shapes ay may mga responsibilities or rights. So like for example, I read books. Or I read books. Tapos magdodrawing ka dun sa loob ng books na related doon sa I read books or I read books. Ayan, so ang drawing ay book. Tapos kukulayan mo yung shape ng blue kung ang tinutukoy ay kung yung I read books ay isa ba siyang karapatan o yung I read books ay isa ba siyang responsibility. Ayan. O dito naman, I sweep the floor. So magdodrawing ka dito ng related dun sa I sweep a floor. Tapos kukulayan mo siya ng blue or green, depende kung siya ay right or responsibility. Ayan. So, drawing mo to sa malinis na papel. Ayan. Kasi nga yung iba, hindi nila pinapagamit yung modules kasi pwede pa siyang gamitin for the next school year. Ayan. And then, next, meron din siyang processing questions ulit. And then, next itong why, what I have learned, good for 10 minutes, sasagutan lang ng bata ito. Ayan, fill in the blanks kung ano ang kanyang natutunan. And then, share your thoughts and feelings on a clean sheet of paper. Draw an object that shows the good side of enjoying your rights and the responsibilities that matches it. Copy and complete the sentences below. Ayan, so ito na yung pinaka last part. Ayan, so ito nga yung nilalaman na module. Quarter 1, module 1, I am responsible, homeroom guidance. Ayan. So thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Also click the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. See you next time.